So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi Baliwag Branch. So ano bang meron dito ngayon? Ito ang meron ngayon. So ayun, shoutout kay Nep-Nep at malapit na siyang matapos. Konti na lang. Ang napansin ko lang dito kay Nep-Nep, mula nung sabi ko di na ako kukuha ng RFI, hindi na siya nagloko. Good job. Uy, meron silang bago dito. Uy, ito na yung version 4 ah. Tayin nyo tay? Tayin niya? Ganda rin yung yellow eh, no? Hindi, bayad muna tayo. Opo. So ayun, meron tayong nakita dito mga best na RFI 175. So shoutout kay Boss Ray, shoutout kay Boss. Shoutout. So ayun, pinipilit pa rin ako ni Rusi na kumuha ako nito mga best. Ay nako, ligkita na laban tayo. Pero eto nga pala, version 4 na to kasi yung tank cap nito or yung dito yung cover niya is bago na. No, yun lang naman na bago rito. Tapos mas maganda na yung nandito sa loob, yung lock niya. Pero yung seat niya ganun pa rin. Yan, ganun pa din to. May USB port pa rin yan dito. May maliit ditong side pocket. Pero yung kabila dito, wala tong silbi. Pero sana magkaroon to ng silbi, 'di ba? Sayang din eh. Sana may bukasan dito kasi diyan ina-activate mga best. Or in case na maiwan nyo sa yung susi, ito ko tulad nito, maiwan nyo doon sa loob, eh ito, pwede nyo buksan. So yun pa rin naman yung sa keyless dito, yan, pinipress nyan, same pa rin yung pindutan tsaka yung fuel and seat mga best. Tsaka yung dito, yung design nya, yung mat nya, may pagka carbon fiber dito. Dito maganda pa rin yung kanyang handlebar. So pag inupuan natin to, ito talaga oh, komportable talaga boss. Ganyan tayo pag nagano ride. So ganda ng ano niya, ganda ng throttle niya. Napakalalim throttle oh. Yan. So may hazard, kill switch, electric starter, bustina, signal light, fast beam, yan, pindutin mo lang to, tapos high and low. Tapos yan, yun pa rin naman yung panel gauge nya. So may trip A, trip B pa rin dito. Yan. Semi analog and digital mga best. So yun lang naman nagbago rito. Abot naman natin sya. Yan. FI na rin to. Yan. Euro 4. Tapos yun pa rin naman pang gilid nya. Ganda pa rin ng tires dito. A disc brake. Yun. Para doon sa mga bagong kukuha. No, yung price nya is 92,000. Yan. Okay na to mga best. Tapos hindi siya naka ano, naka aircon lang siya. So okay lang naman yung kahit ilong ride nito. Tapos may swing arm pa rin to. So yun lang naman mga best para dito sa may Rusi Baliwag. Nadaanan ko lang kasi nagbayad ako kay madam. Kasi yan, meron pa rin sila rito mga, ang karamihan dito ngayon na dumating is puro mga Rapid 150, Royal, tapos yun, puro Rapid 150 nandun. Ang dami ko na rin nakikitang naka-rapid. Nakakatawa. So yun lang naman mga best para dito sa update natin. At para dito, kinutokso talaga ako ni Rusi RFI 175. Basta, ewan ko, naguguluhan ako. Pero kung ano ibigay yun, pero meron tayong priority ngayon dahil nagpapagawa ako ng bahay, di ba? So abangan nyo na lang kung ano talaga, bahala kayo. Madam, okay na. Salamat. Yun. Dito tayo.
Ngayon na lang ulit ako nakabalik dito sa ano, sa Baliwag. Pansin nyo, ngayon na lang ulit ako nag-vlog dito sa Baliwag. Tapos, meron akong hinihintay yung Classic 250 ng Rusi. Kasi FI na siya, ito, carb pa rin yung dumating. So, ayun mga best. Yan, carb pa rin to. Yan, carb pa rin siya. Pero merong FI na yan. So, darating na yun mga best. Hintayin na natin. Tapos yung mga darating, mali nyo magkaroon dito ng ano, yung ADB 150, di ba? So, sana makuha ni Rusi yun. Sana yun yung ano nila para may pambato na sila. So, yun lang napansin ko kay Nep-Nep. Hindi na siya sirain. Hindi na siya matampuhin. Mula nung nag-motul ako, nung binago ko yung fuel ko, ay, yung oil ko pala, wala na ako napansin na sira dito. No? Tapos meron nga pala akong dinagdag dito. At dahil nasira na talaga yung nasira na naman yung ano ko, yung lagay ng plate. Hindi ko na ilalagay dito yung plate. Meron akong binili sa Shopee, ano, plate holder. So dito ko na siya ilalagay. Ay kabit ko naman 'yan. So titingnan ko na lang kung merong ano, kung available na yung ano ko, yung tawag ito, plate ko or yung plaka ko, kung pwede na ang makuha. Pero pag wala pa, papagawa muna ako ng temporary plate. So meron akong mga nakasabay na hindi ko talaga maintindihan, no? Mga naka-branded or meron akong nakasabay na Yamaha, mga naka-Suzuki. Tapos yung mga plate number nila or yung temporary plate nila ay nakalagay Rusi. Hindi ko maget, no? Hindi ko lang maget, hindi ko lang talaga maget minsan. Ano ba yan? Anti-theft ba yan? Minsan natatawa na lang ako kasi ang daming nagbabas sa atin na mga naka-Rusi or kahit hindi Rusi, kahit mga China bike, no? Kasi ang ginagawa natin, itong ibang owner, ah, hindi ko nilalahat, ah, na lahat ng mga naka-China bike ganito, ah. Ang ginagawa kasi ng ibang mga owner ng China bike, tinatanggal nila yung logo ng Rusi, tapos pinapalitan nila ng Yamaha, pinapalitan nila ng mga emblem. Pero itong mga naka-branded or itong mga naka-Suzuki, Yamaha, yung Big Four, eh nagpapalit, hindi sila nagpapalit ng ano, hindi sila nagpapalit ng mga emblem or ano, ginagawang Rusi or Motorstar, ganun. Ang ginagawa nila, meron silang temporary plate na Rusi. Madalas Rusi yung nakikita kong temporary plate. Lalim nun, ah. No? Anti-test ba yan? Hindi ko maintindihan. Para namang sinasabi nila na ang bobo naman ang magnanakaw porket nakita lang na yung template Rusi, hindi na nila nanakawin. Eh nandun pa rin naman yung ano, yung pangalan nung ano, Yamaha, Suzuki, Honda, 'di ba? Hindi ko lang maintindihan. Paki-comment nga sa ano kung bakit ganoon. Minsan talaga hindi balance, eh, no? So, hindi naman ako galit, nagtatanong lang ako. Kasi hindi ko lang din maintindihan. Marami akong nakikita sa parking niyan, no? Pero hindi ko naman sinasabi na yung mga naka-Rusi na temporary plate na naka Big Four or branded, eh, mga basher. So hindi ko lang din alam kung ano talaga ang reason. So kung isa ka man sa mga nanonood sa akin at naka Big Four ka, no, tapos naka-Rusi yung template mo or temporary plate mo, eh paki-comment naman sa baba kung bakit.